Eto guys, sobrang interesting ang topic na ito. Patungkol po ito sa alien. I know may mga natataas yung kilay, mga sangkay. Pero ito, legit po. Yung may mga witness po, mga I think, mga dating sundalo po ito ng Amerika na sila na po ngayon ang tumatayong isa sa mga witness. Tatlo po ate ito mga sangkay, maliban pa po sa iba. Na sila po ay nagpapatunay na totoo nga bang may alien, mga sangkay, at itinatago lang ba ito ng US? Yan po ang ating alamin ngayon. Very interesting ang topic na ito mga sangkay dahil alam nyo naman, pag sinabing alien, marami pong interesado, marami po ang nagdududa, marami naman po ang nababaisip mga sangkay tungkol po sa usapin na ito. At ito nga po, meron pong balita tungkol dyan. Doon po ito sa US ngayon. At viral po ito sa social media, pinag-uusapan po. Bago po tayo magsimula mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa, may makikita po kayo sa ibabang subscribe button. Pindutin nyo po yan sa ibaba mga sangkay sa video mismo na to. Okay, pindutin nyo po yan sa ibaba. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, ulitin ko guys. Click the subscribe down below. Click the bell and click all. Okay, napakadali lamang po yan. Dahil nga po dito, 1.09 million subscribers sa po tayo. Paangat po tayo ng paangat. At syempre, naglalatag po tayo dito ng mga mahalagang impormasyon kagaya na lamang po nitong topic natin ngayon. Pati ako interesado, ano ba to? Eto na guys, tingnan po natin. Naibalita ito nakaraan mga sangkay. Tatlong dating sundalo isiniwalat na may hawak na alien matter, UFO, ang US government. Ito ata mga sangkay yung mga ano, yung mga gamit ng mga alien. Kasi sa conspiracy theories po talaga, bago po natin panoorin yan, marami po talaga akong napanood na, at siguro naman marami din po sa inyo ang nakapanood na about sa mga information na ang US government di umano eh may tinatagong sekreto patungkol po sa mga alien na ito. Ito, panoorin na lamang po natin para magkaalaman na. Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects o UFO. Yan, mga sangkay ha. Tinatago daw po ng US. So, ibig sabihin, parang ano to? Parang ang dating guys, parang totoo po yung mga conspiracy theory na lumalabas mga sangkay about alien. Na ang kanila nga po ditong sinasabi na itong USD umano ay marami po ang alam tungkol po dito pero ayaw po nilang ilabas. Grabe no? Ulitin po natin yung part na to. Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects o UFO. Yun, di ba? Ito ang matindi. UFO hearing. Pagdinig tungkol po sa mga unidentified flying object or UFO. Pinatotohanan nito ng ilang nakakita ng umano'y alien. Talaga ba? Ito, matindi na ito mga sangkay. Noon pa kasi ito eh. Kadalasan po sa naglalabas ng information na ito, bahagi po ng military nila. Hindi ko alam kung alam niyo to, yung patungkol po sa story ng isang admiral po ba yun? Basta isa pong mataas na opisyal ng sandatahan ng Amerika na nakapasok o di umano sa North Pole sa Agartha. Hindi ko alam kung alam nyo yung Agartha. Ang Agartha po mga sangka, ito po yung nasa ano po sila, nasa gitna po ng Earth. Mundo na nasa gitna ng Earth. Or Hollow Earth kung tawagin. Okay? Agartha. Ngayon mga sangkay, inano po yun ng Amerika. Pinagtakpan, kumbaga tinago po nila ang katotohanan tungkol dyan. At pinalabas po mga sangkay na baliw. Nabaliw daw po yung taong yun. Kaya nga lang, naisulat po sa diary. So, hindi po maitatanggi at kalat na kalat po yan. So, eto na naman mga sangkay. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Ito, mas tumitindi. Totoo ang aliens at matagal na itong alam ng gobyerno ng Amerika. Grabe, ito mga totoong kuha to mga sangkay yan po. Yan ang matapang na isiniwalat ng tatlong whistleblower sa pagdinig ng US House Oversight Subcommittee on... Grabe to.
Matinding topic ito ngayon, matinding usapin ito ngayon. Unidentified Anomalous Phenomena o UAP. Isinagawa ito kasunod ng mga pahayag na itinatago sa Kongreso ang impormasyon ukol sa sinasabing extraterrestrial life. Ano yun? Parang itinatago sa Kongreso? Ibig sabihin, walang alam yung Congress? Or ang Congress mismo ang nagtatago tungkol sa mga impormasyon na ito? Ito ng dating US Navy pilot na si Ryan Griggs. Ito, US Navy pilot. Madalas daw sila makakita ng mga unidentified flying object. Madalas makakita o UFO. UFO. They are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated. They are routine. Unang beses daw na nakakita si Graves ng UFO noong 2014 sa Virginia Beach. Dumalas daw ang nakita nilang UFO matapos ma-upgrade ang kanilang jet radars. Sa isang training mission pa raw, malagray o black cube na balot ng malinaw na bagay ang lumapit sa kanila. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Ang isa pang whistleblower na si retired US Navy Commander David Fravor na tsempohan ng isang puting bagay na lumulutang sa gitna ng San Diego Coast. All four of us in the back seat looked down a small, saw a white tic-tac object moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. Lumapit din daw ito sa kanila at biglang nawala. Ang dating intelligence officer namang si David Grush kumbinsidong may hawak raw na alien materials ang US government. Grabe. Grabe itong usapin na to. Ano to eh? Noon mga sangkay, conspiracy theory lang to. Hello sa mga ano, kumusta po sa lahat po ng mga vlogger na gumagawa po ng mga conspiracy theory about po alien. About sa mga alien na yan. Mukhang dito mga sangkay, napapatunayan na mukhang totoo eh. Ayan po, mga sundalo po yan ng US. Pero ito guys, ito lamang po yung tanong ko dyan eh. Bakit sa Amerika lagi nagpapakita ang sinasabing mga alien? Bakit sa US lagi nakikita itong mga unidentified flying object na sinasabi po nitong mga dating sundalo. Mula, 'di ba? Nakapagtaka rin eh. Bakit sa US lang? Pwede naman sa Pilipinas. 'Di ba? Baka siguro natatakot dito sa Pilipinas, may mga aswang kasi dito eh. Oh, yan sa mga crash site ng ilang UFO na kinokolekta at sinusubukang mapakinabangan ulit. Kinokolekta po nila yung mga ano, yung mga sabi po nila, ito mga sundalo po yan eh. Kinokolekta daw po itong mga sasakyan ng mga alien, baka sakali pinag-aaralan na baka sakali mapag-aralan na mapakinabangan itong mga bagay na ito. I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open both scientifically. Kasunod ng mga isiniwalat na mga whistleblower na nawagan sila sa US government na maging transparent. Nako. Hindi ko lang alam kung paano sila magiging transparent dyan. Kasi once na ano ha, kasi dito mukhang totoo eh. Kasi ito po, may mga testigo, mga dating sundalo po yan. Paano nila iriripat ito? Eh, maliban na lang mga sangkay kung talagang ang isa sa pwede nilang gawin dito, palabasin ng mga baliw ang mga taong to. Kaya nga lang, mukhang malabo yan kasi nasa hearing na nga eh. Nadala na eh. Kapag ilabas din po yan ng Amerika, ito lang po ha. Kapag inalabas po yan ng US government, magkakaroon po ng confusion sa kanilang bansa at maging sa buong mundo. Magiging ano to? Magiging malaking question. At baka po marami rin ang matakot kapag na-open up ito mga sangkay na isa publiko. 'Di ba? Naniniwala kasi silang banta sa seguridad ng Amerika ang mga naturang UFO. Sa ngayon, isinusulong sa US Congress ang paggawa ng proseso para sa reporting ng UFO sightings. Ako, ayan na. Alam niyo yung US po talaga, sila po yung may pinakamaraming sekreto. Totoo po yun, guys. Lahat naman po ng government, meron po talaga ang mga hidden or mga deepest secrets. But when it comes to US government, matindi. Biruin mo, ito mga sangkay conspiracy theory lang po ito noon. But right now,
ang nakikita po natin, mukhang totoo po, pinatutunayan po dito sa mga, base po sa mga report, mga sangkay, pinapatunayan na mukhang totoo po itong mga alien. Diba? Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kayo mga sangkay, kayo, tingin nyo ba magsisinungaling? Ito, kayo muna ang tatanungin ko. Tingin nyo ba ito mga sundalo? Ito po, ito sila lahat. Tingin nyo ba magsisinungaling po yan sila at gagawa ng kwento patungkol lamang po sa sinasabing UFO? Di ba tayo napapaisip, guys? Hindi sila haharap dyan kung ito lamang po ay kwentong batibot, kwentong barbero. Well, just comment down below kung ano po inyong mga opinion. At ngayon mga sangkay, iniimbitan ko kayo na isubscribe ang aking bagong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Nag-upload po ako dito mga sangkay ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Okay? Na related po sa mga hula na nasa Biblia. Magandang topic po ito mga sangkay. So, ang gawin nyo lamang, hanapin nyo po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Ganun lamang kasimple. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.